Garden Mabuhay! Ako po si Nicelle and welcome po sa aking channel. For today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay yun pong klase ng mga halaman na napakadali pong alagaan. Yun pong tinatawag natin na mga indoor plants na very easy to care for. Mostly po kasi pag nag-aalaga tayo ng mga halaman ay yun po kadalasan po kasi natin mga problema is yung time. Gustong-gusto natin mag-alaga ng mga halaman pero wala po tayong time. Kunti lang po yung time natin na pwedeng spend para sa ating mga halaman. And then, meron din po tayong tinatawag na black thumb. Well, I don't know if kung formal po ba yun na term, pero meron po talagang mga tao na sinasabi nila na wala po daw silang green thumb, na hindi daw po sila nabubuhayan ng mga halaman. So, madali lang pong isolve ang problem na yan. Yung gawin nyo lang po is bumili ng mga halaman kasi talagang buhay na yun. Siguradong buhay ang mga halaman nyo kasi buhay na sila nung binili nyo po. Yung challenge nyo lang po doon is kung paano po sila aalagaan. And hindi po yun problema kung yung po mga halaman na binibili nyo ay napakadali pong alagaan. Yun. So kung kayo po, ayun po yung mga problema ninyo, ay nako, huwag nyo na pong isipin yung ganon dahil meron na po tayong mga halaman na nagkakatulong sa inyo para gumanda po yung loob ng bahay ninyo, para magkaroon po kayo ng fresh oxygen sa loob ng bahay, pero hindi po problema ang pag-aalaga ng mga halaman. So kumuha na po kayo ng notebook and isusulat nyo na po itong klase ng mga halaman na napakaganda and napakadali pong alagaan para sa loob ng bahay. But before that, kung bago pa lang po kayo sa channel na to, ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga gardening tips and hacks para hindi po kayo mahuhuli sa ating mga tips na isi-share. And also, pindutin nyo na rin po yung notification bell para ma-inform namin kayo kung meron na po kami mga bagong video uploads. So, let's start with snake plant. Yeah, ito pong si snake plant ay grabe. Sobra po talaga itong napakadaling alagaan. Okay lang po sa kanya yung dark corners, okay lang sa kanya yung mga artificial light, and okay lang po sa kanya kahit isang buwan mo po siyang hindi didiligan. Pero of course, kung pwedeng maiwasan yun, ay iwasan na po natin. But kung hindi maiiwasan na talagang aabot tayo sa mga ganong sitwasyon, especially kung aalis kayo sa inyong bahay, meron kayong importante pupuntahan, yung mga ganon, so you don't have to worry about your snake plants dahil talagang kayang-kaya nila yun. Caring-care po nila yung ganong mga situation. Solve na po kayo pag ito po yung aalagaan ninyo, si snake plant. And then, second, we have peace lily. Ayan. Hindi po talaga maselan tong si peace lily. Basta, i-make sure nyo lang po na moist yung soil niya. Kasi, di po ba pag moist yung ating potting mix, kahit ilang araw po natin hindi didiligan si plant, ay okay lang po sa kanya. So, kung moist yung soil niya, ay pwede siyang didiligan mga after 4 days, mga ganun. Basta i-check nyo lang po yung soil niya. And kung moist pa ay huwag nyo na munang diligan. Pero mas maganda po sa kanya is doon po sa medyo may bright light. Kasi nakakatulong po yun para po siya mas madaling lumaki and also para ma-encourage po siya na mamulaklak. And ito pong peace lily na to ay variegated po siya, kaya meron pong puti yung kanyang mga dahon. And hindi pa po siya napaka sobrang mature, kaya medyo maliit pa po yung mga dahon niya. Pero ang ganda na po niya, pwede na po siyang pang ornamental plant. Next, we have Calathea or prayer plant. Ayan. Ito po si Calathea ay kung sa outdoors po, ay pwede po siya doon sa mga dark corners. Dito po sa garden ko, sa medyo lilim ko po siya nilagay, full shade po talaga. And then kung nasa loob na po siya ng bahay, ay kung pwede doon sa medyo merong bright light or merong artificial light, ay okay lang po yun sa kanya. And then also, moist soil lang po yung kanyang kailangan. And kung hindi maiiwasan na ma-overwater po siya, ay okay lang din po sa kanya. Meron lang po akong isang bad experience about this Calathea, kasi meron po akong isang variety ng Calathea na namatay, and then nung nangyari yun ay I promise to myself na hindi na ako bibili ng Calathea. Upo, kasi ang nangyari po kasi noon is lagi po kasing umuulan, and then hindi ko po siya nailagay doon sa place na
medyo walang ulan, kaya ang nangyari is nag-root rot po siya. And then bigla na lang pong nanilaw yung kanyang mga dahon. So, mas maganda po talaga ito si prayer plant ay nasa loob ng bahay, especially po kung tag-ulan. So, wala po kayong masyadong problema dito kung nasa loob po siya ng bahay. A bit, ano lang po, bright light, and then yung moist na soil. There, and ito. Ito po si Chinese Evergreen ay talagang napaka mataas po yung kanyang degree of tolerance, especially po kung talagang super busy kayo, kung hindi po maiiwasan na ma-neglect po siya or mapapabayaan po siya, kasi nakaka-tolerate po siya ng drought, ng ano, low light, and low maintenance lang po talaga tong halaman na to. Okay lang sa kanya kung doon siya ilalagay sa medyo madilim na part ng inyong bahay, okay lang po sa kanya kasi hindi naman po napaka bright ng kanyang dahon. Kasi ang dapat po nating tatandaan sa ating mga halaman is the lighter the leaves, the more they need light. Yun. Tama po ba yung sinabi ko? O kung mas light po yung dahon niya, so mas nangangailangan po siya ng maraming light. And ito naman po, kahit medyo may silver-silver po siya, pero okay lang po sa kanya yung dark corners or medyo madilim po kahit walang bright light. Kahit malayo po siya sa bintana. Talaga nagsusurvive po siya sa mga ganong conditions. And then we have ito si Dracaena Fragrans. Ayan, mas maganda po siya pag ganito. Kasi di po ba, mostly ay yung isang buong plant po talaga, yung mother plant ang pinapatayo doon sa my corner, yung talagang lumalaki or humahaba. Ito maganda po siya pang tabletop. And also, ang halaman po na to ay, ano po siya, isa po siya sa kinoconsider ng NASA na very mataas yung kanyang capability para po mag-purify ng ating hangin, ng hangin sa ating tahanan. Yes, kasi isa po siya sa mga halaman na nag-a-absorb ng mga toxin sa ating tahanan or sa loob ng ating bahay. Yun, ito po si Dracaena Fragrans, and also isa po siya sa tinatawag na Feng Shui plants. Yes, isa po siya doon. Mas maswerte po daw siya pag ibibigay siya as a gift. So, kung meron po kayong mga friend or someone you love na gusto nyong maging swerte sa buhay, ay bigyan nyo na po ng ganito, Dracaena Fragrans. Swerte po daw siya. And ako nga po ay naghihintay kung meron magbibigay sa akin, but I guess ay wala na po kasi marami po akong ganito. Pero di bali na kasi I feel lucky naman po to have these plants. Okay. And we have again another lucky plant, si money tree. Yan, ang haba na po. And yung pong money tree pala is kung ganito na po pala kahaba yung tubo niya, is pwede daw po siyang i-pinch. Kasi hahaba pa to eh. So pwede pala tong putulin natin. So gagawin ko talaga yun, puputulin ko to para hindi na po siya mahaba pa. Kasi tingnan nyo po, meron po siyang mga bagong tubo dito. So, ayan. So, okay lang po na atin po siyang puputulin here para maging, ma-maintain natin yung pagiging bonsai po niya. And, napaka-low maintenance lang po ng plant na to. Okay lang po sa kanya kung nag-dry out yung soil niya for ilang days. Okay lang po kung hindi po siya, laging dinidiligan. So, okay lang na dinidiligan siya once a week. Okay lang po yun. Kasi ito po kasing stem niya ay parang punong-puno po kasi ito ng tubig. Kahit parang wood natin siyang tingnan, pero kung ikakat po natin to ay parang hindi po siya wood, parang punong-puno po siya ng mga ng mga liquid. Ganun po siya. Kaya nakaka-tolerate po siya pag matagal po siyang dinililigan. And also, okay lang po sa kanya yung low light. So, okay lang po siya kahit hindi masyadong maliwanag ang loob ng bahay ninyo dahil nakaka-survive po siya kahit ganun. Next ay ito po si Tillandsia or si air plant. Ayan, wala po siyang ugat. And pwede lang po siyang ihang. Yun, pwede po siyang ihang.
And then wala pa po kasi akong magandang panghang sa kanya, kaya, and medyo maliit pa po siya, kaya dito ko lang po siya nilalagay. Ayan. So maganda po siya dahil hindi na po niya kailangan ng soil, hindi niya kailangan na araw-araw na dinidiligan. Okay lang po sa kanya na isusog po siya sa water once every 10 days or once every 2 weeks, yun. Isusok lang po siya sa water for 2 to 3 hours every 2 weeks. Pero ito pong sa akin ay sa labas ko po ito inilagay muna. And then pinapaulanan ko lang po, and then okay naman po siya. Pag sa loob ng bahay, ay dito ko po siya nilalagay. So, napakadali po niyang alagaan. And then we have aloe vera. And again, isa po ito siya sa mga air purifying plants na na-include sa study ng NASA, na napakabisa po nila mag-absorb ng mga toxins sa ating environment or sa loob ng bahay. Napakadali lang pong alagaan ito. Okay lang po sa kanya na didiligan po siya for once a week. Kasi nga, ito pong mga dahon niya ay punong-puno po sila ng liquid. So hindi po siya madaling ma-dehydrate. So, ayun, pwede po siya pang tabletop. Yun, and then we have spider plant. Tingnan nyo, ang cute po niya. Ibang klase po itong spider plant kasi hindi po siya yung pang kasi diba yung last video po ay nagpakita po ako ng mga hanging plants, mga trailing plants na pwedeng-pwede sa loob ng bahay, and then napakadali po nilang alagaan. Ito pong klase ng spider plant ay hindi po siya nagkakaroon ng stalk. Nanganganak lang po siya dito, and then also nagkakaroon po siya ng bulaklak. Pero yung pagpropagate po sa kanya ay dito po siya dumadami. Ayan. And then humahaba po siya ng mga hanggang ganito lang po kahaba yung kanyang mga dahon. So okay lang po sa kanya na itanim sa mga ganito na pang tabletop din po. Ayan. And then we have si ZZ plant. Ito po siya si Zameo Colcas Zamifolia or ZZ plant. Bigla po ako napagod sa pag-pronounce ng pangalan niya. Kaya po, ZZ plant na lang dahil ang dali pong bigkasin. Yun. And talagang low maintenance lang po ito, napaka high tolerance. And then, tinatawag po ito siya na king of indestructible plants. Yes, dahil kahit kung itapon mo ito doon sa labas, ay tutubo pa rin po ito. Totoo po yun dahil nakuha ko lang po ito doon sa may damuhan. Kasi tinapon po ng aming kapitbahay, and then nabuhay siya, so kinuha ko. And then, ayan, ang ganda na. So, napaka-high po na kanyang tolerance. And then also, isa po siya sa sinasabi din po na feng shui plants. Nag-aabsorb po ng mga toxic chemicals po sa loob ng bahay. And okay lang po sa kanya na once a week dinidiligan. And okay lang po sa kanya kahit hindi po mataas yung humidity sa loob ng bahay. And okay din po sa kanya na medyo madilim yung paligid niya, yung environment niya. Hindi po siya nangangailangan ng bright light. Pero kung meron po kayong mga pets or mga maliliit na bata sa bahay, ay doon po nyo ito ilagay sa yung hindi po nila naaabot, dahil toxic po talaga yung plant na to, pero hindi naman po daw yung nakakamatay. Yun lang, nagiging serious lang yung case if ever nangyayari yun. If yung suka ng suka, yung tao or yung hayop na nakaka-ingest ng fluid ng plant na to, suka ng suka. So, yung dehydration yung magiging problem natin if ever na may ingest ang fluid ng plant na to. So, to avoid that is mas maganda po na kung meron kayong mga bata or mga makukulit na mga pets, ay huwag na po kayong mag-alaga ng ganito. Or if kung mag-aalaga kayo, ay doon lang po ilalagay sa hindi po nila naaabot. Yun, sa location na hindi po nila naaabot. And then we have Dieffenbachia or Dumbcane. Ayan, super ganda po. Lumalaki pa po to, babing baby pa po tong plant na to. Malaki po to siya. Okay lang po siya na dinidiligan po siya mga twice a week. Ganon.
Pero kung moist pa po yung soil niya, ay okay lang na hindi po siya laging dinidiligan. Okay lang po sa kanya kung mag-dry out yung kanyang soil for a couple of days. Yun. And then okay lang din po sa kanya kung hindi masyadong maliwanag or there is no bright light po sa loob ng bahay. So kung medyo madilim ang bahay, ay pwede po siyang alagaan. Pwede po siyang ilagay doon. So there, and then next we have, ano ba? Ito po sa may likod ko, si Philodendron. Ayan, ito po si Philodendron ball marks. Pero kahit naman po anong klaseng Philodendron, ay pwede po sila sa loob ng bahay because ito po sila, Philodendron, ay okay lang po sa kanila na mag-dry out muna yung soil, saka na po sila didiligan. And mas maganda kung moist yung soil para hindi po lagi tayong nagdidilig sa kanila. Okay lang po sa kanila yung medyo dark na environment. And walang bright light, walang artificial light, okay lang po sila doon. So, ayan. Ang ibang variety na pwede ay yung Monstera, yung ganito, yung parang blushing Philodendron. And kung meron kayong ganitong blushing Philodendron, ay okay din po siyang ilalagay natin doon sa loob ng bahay kasi nabubuhay po siya kahit ano. Wala na po siyang ugat, hindi po siya nakatouch sa soil as long as marami pong mga ugat yung kanyang mga branches kasi para din po siyang air plant kasi di ba isa po siya sa mga halaman na talagang dumidikit sa kahoy, sa mga punong kahoy yun. Okay, then we have ayan, si Pothos. Yes, pwede po siyang pang trailing plant. Pero ako mas gustong-gusto ko po si Pothos pag ilagay indoors ay doon ko po ipapatong sa shelf para po yung trail po niya ay nakaganyan, nagka-cascade lang po yun. Mas gusto ko po siyang tingnan na ganyan. Yun ding iba ay nilalagyan po nila ng pole, di po ba? Baka yun na po yung ginawa niyo, pinapaakyat niyo na po siya sa pole, ganyan. Pero okay din po sa kanya po this year sa pole na itatali doon or mag-cascade lang po siya na ganito. Okay lang po kay Pothos yung overwatering or yung underwatering. Nakaka-tolerate po siya doon. And also, kahit hindi naman po masyado humid yung environment, ay okay lang po sa kanya. And okay lang din po sa kanya yung medyo dark corners. So yun. Then we have Syngonium. Yes, ito po si Syngonium. Very low maintenance lang po na halaman, napakadali pong buhayin. Okay lang po na nag-dry out yung soil, okay lang po sa kanya na hindi masyadong bright light. And okay lang po na kahit hindi laging pinifertilize po siya. And kung makikita ninyo ay meron pong nahalong caladium because ang tanim ko po talaga sa pot na to dati is itong caladium. Eh, ang nangyari, bigla lang pong nawala itong si caladium. Kasi kumbaga sa tao, di ba may mga tao na gano'n na bigla na lang pong nawawala? And kung kailan ay parang nakarecover na kayo, tapos na kayong magluksa sa kanilang pagkawala, ay saka lang po sila bumabalik. Yun po yung ginawa ni caladium. Kung kailan ang ganda na ng Syngonium ko sa pot na to, ay saka lang po siya lumabas. Ayan. Kaya ngayon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung sino ang tatanggalin ko dito. Kung ito ba si Syngonium or ito po ba si Caladium. At ayan, magkadikit pa naman po yung kanilang mga puno. So I don't know what to do with this. Siguro hihintayin ko na lang na mag-dormant uli siya saka kukunin yung kanyang tuber. Siguro ganun. And then last, we have this, yung talagang walang problema. Ito, si Lucky Bamboo. True to its name, talagang napakalaki ng halaman na to. Again, isa sa mga feng shui plants. Dahil yun, lucky, nagdadala daw ng good luck, especially if, ayun, tinatalian po ng pulang ribbon. Yan, may ribbon po yan siya. Ayan. And flower vase lang po itong nilagyan ko. May tubig po siya dito. Ito po yung kagandahan kay Lucky Bamboo dahil hindi mo na po kailangang mag-repot.
Kakat lang po natin yung tip niya, tapos ilalagay sa vase. Kahit anong vase, eh, pwedeng-pwede po siya. Tapos may mga bato-bato lang po dito sa loob para po maging stable siya. And okay na po siya doon. No need to fertilize, no need to repot, no need to water. Yung iba ay pinapalitan po nila yung tubig once every 3 days. Ako naman, kasi medyo makakalimutin po ako, medyo ulyanin po ako. Nagpapalit po ako ng water dito mga once a week po yun. Kailangan po kasing palitan ng water para po hindi yun gawing kampo ng mga lamok. So yun, ang ganda po niya. Lucky plant pa siya. And then also, isa din po siya sa mga air purifying plants. And nagdadala daw po ng swerte ang halaman na to, especially if tatlo po yung stem. Tatlo po to sila. So yun, I hope ay sa 15 na plants na binanggit ko ngayon ay meron po kayong at least isa. Siguro naman meron, dahil napaka-common lang po ng mga halaman na to. Pero kahit na po sila ay common, ay malaki po yung tulong nila sa ating tahanan, sa ating indoor na environment. Kaya make sure po na meron po kayong mga ganitong mga plants. And huwag nyo na pong isipin kung meron pa po kayong time na mag-alaga sa kanila, or o kaya nyo po ba silang buhayin. Dahil madali lang po silang alagaan. So I hope ay may natutunan na naman po kayo sa ating episode ngayon. And pakilike lang po kung nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa next video upload po. And always remember, gardening nourishes the soul. Bye!